Guys, good afternoon. Nandito po tayo ngayon ulit sa ating video na naman ngayong araw. Pero ang ating gagawin ay pagkakatay ng salmon. Pero bago nyo po panoorin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Link natin. Tsaka i-like at tsaka pindutin ang notification din. So ito na po guys, yung salmon natin nakakatay ngayon. Madali na magkatay. Una, kasi lahat ng ships may kanya-kanyang way sa pagkatay ng salmon. So yung way ko, ganito, ipapakita ko sa inyo. Puputulin ko siya yung ulo. Binuto ko siya yung ulo. Tapos binalikad ko siya. Nilagyan ko siya na tissue sa ilalim para hindi ba siya doon marumi. Yan. Tapos puputulin ko ulit. Kakat ko ito kabilang side. Tapos diretso ko nakat. Pinapaw siya. So, tanggal ko ng ulo. Ito, madaling way lang to ng pagkatay. So, baliktarin ko siya. Yan. Nalagay ko. Tapos isang side lang ng way ng cutting. So guys, at siya ng konti. Yan. Pero kailangan matalas yung kutsilyo natin kasi pag hindi matalas yung kutsilyo, mababasag yung laman ng salmon. Tsaka yung nagkakatay tayo, kailangan magaan yung kamay natin para hindi duro pong laman. So ito na siya guys. Yan, ito yung salmon natin na kinatay. Tapos tatanggalin natin ang tinik. So, medyo madali lang siya. Pag alam mo na kung paano gagawin. Pero pag medyo baguhan ka pa lang, medyo mahirap din. Tapos medyo orasin siya natin ng tissue para mawala yung dugo. Tissue guys, para maging malinis tingnan. Ngayon, ikutin ko siya. Ugasan natin yung kutsilyo. Tapos natanggalin natin yung belly part. Kasi andito yung tinik. So, kailangan magaan lang. Parang blade lang ng pagkatay. Ang talas ng kutsilyo. Kasing talas ng blade. Para hindi siya mababasag. Huwag niyong pipersahin. Kasi pag pinwersahin nyo, diyan magsisimula yung basag ng karne ng salmon. Yan. Tatanggalin natin yung mga tinik. Kasi yeah. So guys, may naiiwan siyang ano, no? May naiiwan siyang karne. So yung karne na naiiwan ng salmon dyan, pwede siya natin kakayurin. Gagawin natin ng spicy salmon. Tapos, natanggalin natin ulit yung back part ng tinik. Para malinis natin. Tabi lang natin yung mga pwede natin gagamitin pang spicy salmon. Kakayurin siya natin ng kutsara mamaya. So, okay na guys, ito na siya. So ganun din, tatanggalin natin yung stomach. Ito na siya guys.
Tapos, papakita ko sa inyo kung paano tatanggalin ang pinik ng salmon. Ito po siya yung side, yung tinik ng salmon. So, tatanggalin natin yan isa-isa. Medyo linis na natin ng konti. Kailangan hahagurin siya natin para mararamdaman natin yung tinik. Yan. So, lumalabas yung tinik ng konti. Tsaka sisimulan na natin tanggalin isa't isa. So guys, ito na. Pakipakita ko sa inyo paano tatanggalin. Ah, kakapain siya natin. Yan o. Tatanggalin natin ang tinik. Na. So itong salmon, pwede natin gamitin pang sashimi nigiri. Ito yung gagamitin natin guys. Medyo mahirap hanutin ang tinik pag fresh ang isda. Pero kailangan sigurado natin matatanggal lahat ng tinik. Kailangan chichikin siya natin kung may naiiwan pa o wala. Ito, meron pa na yung walang isa. Kailangan natin tanggalin lahat kasi pag ginawa natin yung sesame at may tinik, baka mamaya matinik pa yung customer natin, malireklamo pa tayo. Tapos ihahap ko siya guys. So ito na yung product natin, finished product. Pwede na siya natin tatanggalin sa balat, isi-short ng sesame. So maraming salamat guys sa susunod ulit na video natin.